water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung bago po kayo dito, please don't forget to subscribe ha, and pakitap na rin po yung bell icon. So, ang gagawin natin ngayon is a timeless reading para sa inyo, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? Wala po itong expiration. So, kung kailan niyo po ito makita, kailan bigla siyang napadaan sa'yo or sumulpot, ibig sabihin, talagang dapat marinig niyo yung mga mensahe na nandito. So, kahit ito ay next year or sa year 2030 nyo mapanood, 2025, hindi po ito mag-expire, no? Pwede nyo po itong, pwede pa rin mag-work sa inyo itong reading na to as long as, nakita nyo siya or nagre-resonate sa inyo. Sa mga may gusto pala ng private reading, guys, punta lang kayo sa Purple Teen Facebook page. Huwag nyo na rin pong kalimutang i-like and follow. Doon po kayo mag-PM kung gusto nyo ng personal reading. Yung link at details, pakibasa, nakasulat po sa description. Sa ibaba, lahat po ng mga nakasulat dito sa ibaba ng ating video. No? Ano yung overall energy mo pala? Water signs, Seven of Cups. So, mukhang merong confusion. Confusion. Pwedeng may mga nagpapagulo ng isip ninyo. Pwedeng iba sa inyo dito, marami kayong options right now, no? Or hindi nyo alam ano yung decision na gagawin ninyo. Hindi nyo alam ano yung pipiliin ninyo, no? Or saan kayo pupunta, no? Yan, no? Basta may mga bagay dito na nagpapagulo ng isip mo. Pwedeng maraming distractions, pampagulo, or maraming marami kang pagpipilian tuloy. Naguguluhan ka na ano yung pipiliin mo, no? Iba, meron dyan mga temptations sa paligid ninyo. Pwedeng yun yung nagpapagulo sa isip ninyo. Ano man yung mga bagay na na-attract kayo or naaakit kayo, no? Ano naman yung magiging challenge? King of Swords. Oh, sabi ko sa inyo mahirapan kayo mag-decide, no? Ito yung magiging challenge nyo, water signs. Nagkakaroon kayo ng ngayon, yung problemang mamili. Ayan. Obvious na obvious kasi general energy mo, overall energy mo is marami kang pagpipilian, nako-confuse ka, nahihirapan ka mag-decide. And lumitaw sa challenge mo is the King of Swords, which is dapat kang mag-isip ng mabuti. No? So, nakikita ko, ang challenge, magiging problema mo, challenge mo, is kung paano ka makakapili dito. Kailangan mo na kasing mamili eh. So, paano kung sinasabi isa lang yung dapat na maging choice mo? So, yun, natuturn ka siguro. Or dahil lahat yung mga bagay na yan, hindi mo alam kung ano man yung mga pinagpipilian mo, alin dyan yung nararapat para sa'yo or yung tamang pipiliin mo dapat, no? So, pwedeng ganun. Nahihirapan ka mag-decide, nahihirapan kang mamili, no? Hindi mo alam ano yung pinaka, pwedeng hindi mo alam ano yung magpapahamak sa'yo dito or ano yung makakabuti sa'yo. Okay? Yan yung challenge nyo kung paano kayo mamimili, paano kayo magde-decide tungkol dito sa bagay na nahihirapan kayo. So, ano yung magiging outcome para kay water signs? Queen of Swords. Alam mo, nafe-feel ko, water signs, kailangan nyo na talagang pumili. Kailangan nyo nang magbitiw ng desisyon tungkol dito sa bagay na to. No? Siguro, kasi sabi dito, maging straight to the point ka, or maging logical ka. Yun. Maging logical ka na lang. Maging practical ka, maging logical ka na lang. Gamitin mo yung isip mo dito, wag yung mga emotions mo.
para makapili ka ng tamang, makapili ka ng tama at makapag-decide ka ng tama. Yun yung sinasabi ni King of Swords at saka ni Queen of Swords. No? So, kung meron ka man dapat piliin dito, kailangan mo na mamili. Kung kailangan mo nang mag-desisyon, eh dapat gawin mo na yung desisyon na yan. Huwag mo na ipagpaliban. O, para matapos na. Kasi sa tingin ko, hanggat hindi mo gagawin tong pagpili, hanggat hindi ka mag-decide, hindi matatapos tong problema mo, yung challenge mo. No, ang kailangan mo dito is maging totoo ka sa sarili mo, maging prangka ka, no? Putulin yung dapat putulin, gumawa ng decision kung kinakailangan, piliin kung ano yung nararapat para napiliin. No? And narrow your choices, so choose wisely. At saka yun nga, kung magde-decide ka, huwag mong hayaang ma-cloud ng emotions mo itong pag-iisip mo sa paggawa nitong decision na to, yun yung sinasabi sa iyo. No, yung magiging, alam mo, outcome dito, magdi-decide at magdi-decide ka pa rin, ayan yung Queen of Swords, oh. So, kahit ipagpaliban mo to, kung nahihirapan ka, naguguluhan yung isip mo, inanag ka pa rin itong situation na to, babalik at babalik ka pa rin dun sa point na wala kang magiging choice kundi gumawa ng decision or mamili, okay? So, ano naman ang meron pagdating sa love life ni Water Signs, Cancer, Scorpio, Pisces? The Chariot. So, ano, Cancer energy. So, may Cancer dito. Pwede you are dealing with a Cancer person. Nahihirapan, alam mo? Parang yung decision dito na kailangan mong gawin is parang may kinalaman sa love life mo. Kasi parang dito, ayan o, sinasabihan ka ng Chariot na dapat, supposed to be, dapat nagmo-move on ka na, pero hindi ka pa rin nagmo-move on. No? Meron ditong something sa Chariot card mo na kailangan mo nang mag-decide what is good for you, what is best for you pala. Or what is best dito sa relationship nyo. No? So, pwedeng yung iba dito, nahihirapan kayong mamili. No? Yan, no? Yung iba, nahihirapan kayo eh. Hindi nyo, ano eh, hindi kayo, na-stuck na kayo dito. Actually, yan. May pagiging stuck dito. Stuck na kayo dyan. Yung iba sa inyo dito, hindi nyo alam kung magko-continue pa ba kayo or hindi na dito sa relationship ninyo. No? Kasi merong energy yung Five of Cups na parang ano eh, nag-stuck siya dito, nagde-dwell siya dito. Hindi wala, ano, hindi malinaw kung magpapatuloy pa siya or hindi na. Kasi nga, actually, parang nagpo-focus siya sa past. Yun yung nakita ko. Ano? Pwedeng iba sa inyo dito nahihirapan kayong ano, mag-move on or i-let go yung past ninyo. No? Pero it seems kasi na ano, ewan ko, natuturn ba kayo over a past person at saka sa isang present person? No? Pwedeng iba sa inyo ganun eh. Baka na nakahati kayo, hindi nyo alam. Sino ba pipiliin nyo? Si ex o itong nandito sa present ko? Pero parang mas base dito sa Five of Cups, no? Kung ikaw man yan, parang mas nagde-dwell ka dun sa past mo kaysa dun sa present. No? Kailangan mo lang talaga mamili dito. Stay here or past or ano, present. Yun eh. Yun sabi ni Chariot eh. Mag-move on ka ba? Hindi. Pipiliin mo ba si past o yung si present? Mag-i-stay ka ba dito sa ano mo? Sa sitwasyon na to, gusto mo dito ka na lang or mag-move on ka? Move forward ka? Ano ba yung gusto mo? Yan yun eh.
No, yun yung dilemma mo rito sa love life mo ngayon, water signs. Ayan, oh. Kasi meron dito ano, parang past connection na parang ano pa rin, na parang hanggang ngayon is mahalaga pa rin sa'yo to, or pwedeng love mo pa rin tong person na to, or love ka pa rin niya. Na parang kahit na yung iba sa inyo dito eh meron ng, you are in a relationship na right now, is pwedeng ano pa rin tong person na to, yung nafe-feel nyo pa rin yung connection nyo sa isa't isa, and meron pa rin kayong strong na feelings para sa isa't isa, no? Ayan, no? Nafe-feel nyo pa rin na ano, na may something special pa rin yun, may something na nararamdaman pa rin kayo sa isa't isa nitong past person na to. Okay. Tingnan naman natin ano yung mga paparating para kay ano, water signs. Ten of swords, nine of coins. Okay. So, iba sa inyo dito kung ano man itong bagay na tumutorture sa inyo. Makakalaya na kayo dyan. No? Pwedeng matatapos na to. Itong paghihirap ninyo or torture na to, kung ano man to na nagpapahirap sa inyo, matatapos na to. Okay? Magkakaroon ka na ng ano dyan, ng relief. No? Marirelieve ka once na mag-end na yan. Nine of coins. Wow, yung iba sa inyo dito mukhang mag-ano. Anong tawag dito? Aanihin nyo na yung mga bunga ng paghihirap ninyo, pagsisikap ninyo. Ayan, no? Nine of coins. So, ito sa future ninyo, ano, ma-enjoy nyo na itong mga bagay na pinaghirapan nyo. Yung mga rewards, no? Yung mga rewards na deserve ninyo kasi pinaghirapan ninyo to. Maano nyo yan, ma-enjoy ninyo, marireceive ninyo yan, tatamasain nyo yan. Okay? Page of Wands. So, pwedeng meron kayong kadeal dito na ano, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Yung iba sa inyo dito, ano, magkakaroon kayo ng ano, ng masosolve nyo na yung problema na yan. Kung ano may problema nyo ngayon, in the future, masosolve nyo yan. Makakahanap kayo ng ano, ng paraan, ng solution dyan sa ano, sa problema na yan, no? So, isa pa is, kung ano man yung malaking paghihirap na yan or challenge, malaking ano to, malaking ano tawag dito, malaking victory para sa iyo kasi magagawan mo na yan ng paraan, masusolusyunan mo na. Ibig sabihin, masosolve, mag-end na itong ano problema na to. Makakahanap ka na ng ano diyan ng solution kung ano man yan. Pero nakikita ko malaki itong ma-accomplish mo, malaki itong masosolve mo na problema eh. Okay? Oh, Six of Swords is about moving on. No? O iba dito, pwedeng makaka-move on na kayo. Kung dito, nahihirapan kayo dito ngayon sa love life nyo, pwedeng in the future, makaka-move on na kayo. No? Pwede rin ito eh, actual travel ha, baka iba sa inyo dito, ano, magta-travel kayo in the future. Baka lilipat na kayo ng ano, ng baka iba sa inyo, magmamigrate or lilipat kayo tirahan, pwedeng lilipat kayo ng trabaho. So, meron, may paglilipat. Bukod sa, ano, sa actual na travel, merong, may posible na, ano, lilipat kayo sa ibang lugar. Okay? Trabaho man yan o tirahan, no? O,
iba sa inyo dito, pwedeng iiwan nyo na yung ano, iiwan nyo na yung relationship na yan and mag-move on na lang kayo, no? Gaya na sabi ko sa move on, no? So, pwedeng tatalikuran nyo na tong mga bagay-bagay na to, iiwan nyo na and mag-focus na lang kayo dun sa, ano, sa future ninyo, okay? High Priestess, so, pwedeng iba sa inyo dito, eh, may mga, ano tawag dito? May mga mararamdaman kayo, so, pwedeng may nafe-feel kayo about this person or about this situation na basta malakas lang yung ano, kutob ninyo, no? So, pwedeng ito ay intuition. Sinasabi na ano, na makinig ka sa intuition mo or use your intuition pagdating dito sa bagay na to na nafe-feel mo. So, most likely, kung meron kang hindi magandang nararamdaman, eh, dapat maging ano ka dito. Magtiwala ka. Pwede kasing sinasabi nung intuition mo yun eh, na merong, na hindi okay yan, kaya nga kinukutuban ka eh. So, pwedeng may mali, may hindi maganda nangyayari, pero nararamdaman mo. Basta alam mo lang, nafe-feel mo lang kahit na, na hindi pa naman nakukumpirma sa'yo. Alam mo yun, malakas lang talaga yung pakiramdam mo na, yung malakas lang talaga yung kutob mo about this, kung ano man yung pinag-uusapan dito, no? Bagay man ito or tao, no? Pwedeng iba sa inyo dito, merong ano ha, meron kayong tinatago sa sarili ninyo, no? Something na hindi nyo, kumbaga sikreto, no? Meron kayong tinatago sa sarili nyo na ayaw nyong malaman ng iba or ayaw nyong i-share sa iba, no? Kung ano man itong tinatago nyo na yan na secret, no? Six of Coins. So, this is a card of give and take. So, yung ba sa inyo dito, baka may matatanggap kayo kung ano man. No? Pera man yan, regalo o kung ano. Basta meron kayong ano dito, may marereceive kayo. No? Itong ano, mga paparating na araw or paparating na weeks, hindi ko alam. Basta itong sa future, meron kayong matatanggap. Near future man ito o malayong future. Okay? So, ito yung mga nakuha ko messages para sa inyo. Water signs, thank you so much for being here. Kung na-appreciate nyo to, please don't forget to like and share this video. And also, don't forget to subscribe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, and pakitap na rin po yung bell icon. Take care and God bless.